What's up mga kapetas? Welcome na naman nga sa pribagong araw ng buhay ko. Bali ngayong araw nga, may lagnat pa rin ang aking asawa. Pero thank you Lord naman at very very light na lang yung kanyang lagnat. Yung aking asawa na talaga na yan ay matangkad lamang at malaking lalaki pero hinaing yan pag may sakit. Asawa ko lang ba ang ganun? Sobrang thankful ko na lang din talaga na meron kaming Ate Miles dahil kung hindi, hindi ko alam kung paano iikot ang aking pagkatao at syempre ang ating mental health at ating 2MB na brain. At dito nga kakatapos na ni Bebe magpahinga dahil nagpa-araw nga siya. At pagkatapos nga noon ay nililiguan naman siya dito. Pag nililiguan talaga siya, super watch ako dahil manifesting na baka sa isang araw ay kaya ko na rin umupo ng papagayon kay Ate Miles at mapaliguan ko na rin si Bebe. Ale, ito nga yung 10th araw ng buhay ko pagkatapos kong manganak. Dahil nga may sakit ang aking asawa, ang nag-aasikaso sa akin ay syempre ang ating Mama Marites. Nilalagyan niya nga ng baby oil ang aking paa at mamaya naman ang aking likod dahil nga ako'y maliligo na. Syempre ang ating Mama Marites ay hindi naman nagpatalo, talaga namang pagkatapos lagain ay kailangan daw warm ang aking mapaligo para daw hindi ako pasukan ng lamig at para hindi mahanginan ang utak na to. Duda talaga sila sa 2MB ko na brain? Ala hindi! Bali marami silang dahon na nilagay dyan, hindi ko alam pero marami nga daw yan at pito-pito ang tawag dyan. Kita nyo naman talaga kung gano'ng ka-supportive ang aking mga kamarites dahil hindi nga mape-perform ng aking asawa ang pag-aasikaso sa akin. At pagkatapos ko maligo, ang aking mama marites ang nag-aasikaso sa akin dito sa pagbibihis at pati na rin sa paglo-lotion. Kaya naman mahal na mahal ko talaga ang tao na yan dahil napaka-maasikaso talaga. At Bebe, dyan ka muna, alis muna si Mami. Yan nga ang aking asawa, dito nga siya nagpapahinga dahil ayaw niya rin sa aircon, malamig at syempre para for safety na rin kay baby. At after 10 days, this is my first time na bababa ulit sa hagdan simula nung umuwi nga ako. Medyo na nibago nga yung pa ako sa pagbaba ng hagdan dahil parang antagal ko nga hindi bumababa ng hagdan. Kaya nga medyo nagdahan-dahan ako dito dahil Diyos ko po, hindi ko nakakayanin pag minadagdag ang pangsakit sa akin. Pagbaba ko ng tindahan, na-miss ko, feeling ko ang dami nang nangyari pagkatapos ng 10 araw na yun. At sa 10 araw na yun nga, ngayon lang ako naligo kaya naman parang medyo nag-fresh ang aking pagkatao dito. Dahil sabi nga nila, pagkatapos daw mga anak, huwag maliligo at pinapasukan ng lamig o hangin ng ulo at baka nga daw may mangyari pang hindi maganda kaya sinunod na lang din natin. At dahil nga wala nga aking asawa, si Ate Rhea nga ang pinakakasama ko ngayon dahil ngayong araw nga ay puputulin yung tahi sa akin. Bale, ang kinuha ko na nga lang muna ng driver dito ay si Kuya Arnel dahil nga hindi ako nag-tricycle at mahihirapan akong umupo dahil kahit paano ay humahapdi-hapdi pa rin yung aking tahi. At pagkatapos nga noon, nakarating na kami dito sa hospital. Very saglit lang naman kami, nilagyan lang ng ointment at minutol yung tahi ni Doktora. At pagkatapos nga noon, tumambay lang ako ng very light dito sa tindahan dahil parang na-miss ko nga itong trono ko na ito. Pero sobrang thank you Lord na lang din talaga dahil kahit paano tolerable na yung pain ng aking tahi. Sa ngayon talaga medyo nag-iingat lang ako. Dahil parang mas naapektuhan yung mental health ko pag wala akong ginagawa kaya naman ngayon na medyo may kaya na akong gawin, hinihinay-hinay ko na lang din talaga. Syempre ayoko din naman akong mapuwersa ng bonggam-bongga. Dahil gustong-gusto ko na talagang alagaan si Bebe, gusto ko magpuyat sa kanya, hindi yung parang lately talagang hindi ako nagigising pag umiiyak siya, lalo na parang aware ako na nandun naman si Ate Miles. Pero deep inside my heart, ayoko ng pakiramdam na yun na bakit hindi ako nagigising, bakit hindi ako nagigising sa iyak niya kahit nandun si Ate Miles, yung ganong pakiramdam. Pero sa ngayon naman, nilalabanan ko siya at pinipilit ko na patatagan yung loob ko sa mga ganong bagay at sa mga ganong pag-iisip. Niisip ko na lang na may reason talaga kung bakit ko kinuha si Ate Miles at ayokong i-take yun as negative. Pag-akit ko nga sa taas, merong sweet na bunsong nagbigay sa akin. Maraming salamat po. May pambiling gatas na ulit si Bebe sa isang buwan. Hala! Thank you so much, Sisi Kong Tunay. Huy! Dahil sinurprise mo ako para sa aking 1 million followers. Hindi ko yun na-expect yun. Sa mga hindi pa nagpa-follow sa Sisi Kong Tunay, i-follow nyo na siya. Galante yan. Aba naman! At nung hapon nga, pinagsanghab na namin dito ang aking asawa para mainita na siya at mapawisan na. Medyo mainit pa rin nga siya at wala pa rin ganang kumain kaya naman talagang nangihina rin ang pagkatao ko niyan. Buti na lang talaga, sobrang daming mga kamarites dito sa bahay na talaga naman todo suporta at pag-aalaga sa aming pamilya. Sobrang thankful ko na nga lang din talaga na kahit medyo naapektuhan yung mental health ko ay may mga taong nandyan para sumuporta at grabe talaga ang aking support system dito. Siyempre, lalong-lalo na sa aking mama dito. Lagi ko ang niloloko, doktora na nga ang tawag ko dyan dahil pag naririnig kong umaakyat yan ay hingal na hingal. At pag nga naririnig ko yan, sinasabi ko, ayan, nandyan na si Doc, magra-round na. Hala! Kaya naman mahal na mahal ko ang Mama Marites ko na yan dahil minsan kahit daing na sa pagakit baba ng hagdan ay gustong gusto pa rin makita si Bebe. At syempre alam niya na kailangan ko ng moral support ngayon dahil nga nagkasakit ang aking asawa at kailangan ko ng positive energy galing sa kanya. Bali nung gabi nga, sobrang excited yung umakyat dahil sabi niya, Ining, dumating na yung mga order ko para kay Bebe. Talaga naman itong Mama Marites na ito oh. Dinamihin na naman ang bilay na parang hindi nalalaki si Bebe. Pero habang pinagyayabang ni Mama Marites sa akin ang pinagbibili niya para kay Bebe at napakaganda nga daw.
Alam niyo naman na ako yung reseller ni Sitaw. Alin, pag nakapag-download na nga kayo, it's time naman to register. Pag nakapag-register na nga kayo, tara naman maging seller. Dali nga lang yan, pumunta kayo sa account, scroll down and be a seller. Bali, may fill upan kayo dyan at mag-iisip kayo ng shop name at huwag niyong kalimutan ang aking referral code. At pag na-fill upan niyo na nga lahat, register your shop. Pag kayo ay registered na at seller na, it's time naman para mag-add ng products. Para makapagsimula na nga tayong magbenta, bali punta nga kayo sa account. Click nyo yung products. Pagkatapos, click nyo yung product warehouse. Yan nga, marami kayong options. Kayo na ang pwedeng mamili kung anong gusto nyong ibenta. Pag napili nyo na yung gusto nyong ibenta, i-select nyo nga lang yan. At pagkatapos nga nun, ay batch publish. O, diba? Ganun lang kadali. Dito ay pwede kang kumita ng 3-12%. Ano pang ginagawa mo dyan? Be a seller now! Dito nga, patuloy na chinecheck ni Mama Marites ang kanyang pinag-order. At in fairness, kagaganda nga. At sobrang excited na nga daw siyang makita si Bebe na suot-suot itong mga ito. Marami-rami wari ako maipapamigay pagka si Bebe ay lumaki na dahil ang inyong Mama Marites ay talaga namang hindi nagpapatalo sa pag-order. Kung hindi mo pigilan ay marami pa itong o-orderin naman. Alam niyo naman, first up po, kaya naman excited bigyan ng mga bagay-bagay si Bebe. Pero salamat po Mama, hala naiyak. O siya, kung ikaw hindi pa napapadala ng yaman o ng cravings, ano pang ginagawa mo dyan? Basta huwag mo nakalimutan na share itong aring video or follow itong aring page naman. Mama, ang i-ready mo ay pang tuition ng bata. Hala, ipinasa sa ina. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit, ha?